up mga chong? Ngayong araw, galing tayong training. Hopefully, makapasa tayo, no? Para hindi na tayo timbahay. Para meron na rin tayong income. Medyo matraffic ngayon kasi rush hour, time check. Puro mga 6:30 na ng gabi. I'm expecting talaga na matraffic talaga ngayon dito sa Show Boulevard ba to? Alam ko Show Boulevard to. Since nandito na tayo sa traffic, pag-uusapan natin kung gaano ba ka-goods si R15 V3 sa gantong traffic, mga kachong. Para sa akin na, hindi naman ganun kahirap si R15 sa traffic, mga chong. Depende na din talaga sa mga situation tulad ng, kasi ako ang height ko 5'8". So para sa akin, okay naman, wala naman akong problema sa traffic sa kanya. Yung mga maka-encounter mo lang din na problema naman, yung ngawit. And ito pala yung official first moto vlog ko, no? Sa ngayon, wala pa akong mic ng SJ cam. So, itong audio na naririnig nyo ngayon is galing lahat sa cellphone recording. So, good luck sa akin mamaya sa pag-edit. So, hindi masyadong matraffic, ah. Sana madaanan natin yung traffic dito tayo dadaan sa Ortigas. Liko tayo dito sa Valle Verde. Shit. Pwede ba tayo lumiko? Hintay muna tayo. So habang naghihintay tayo ng traffic, ayun, pinadaan na tayo ni Bossing. So yan guys. So wala po gaano traffic dito. Mamaya paglabas natin dito, paglikaw natin sa kanan, sigurado na yan guys, traffic na to. Order na naman ako ng ano, microphone. Pero hindi ko sigurado kung kailan yung dating. Sana bukas makuha ko na din agad kasi alam ko hassle talaga yung gantong klase ng pag-vlog. Eh, vlog na talaga ako, mga chong. Kaya tsatagain ko na to na may vlog, may edit. Tsagaan na lang. Matsagaan naman tayo eh. So, mamaya makikita nyo kapag na-traffic na kung gaano ba talaga ka-goods si R15 VT sa matraffic. So, rush hour ngayon, guys. So, expect natin talaga na matraffic talaga ngayong araw. Ang dami nagsasabi na mahirap daw, naaangawit, naapagod. Totoo naman. Pero syempre, depende pa din kung paano mo kahawakan yung motor natin, no? So ako kasi, ako ganong nahirapan sa kanya. Siguro dahil sanay na rin ako. Pero kung re-recommend ko sa inyo to sa traffic, kung re-recommend ko, siguro kapag may mga disadvantage lang, case to case basis din. Halimbawa, maliit. Hindi. Kasi ang height ko 5'8". So, sa 5'8 guys, ano ba yan, tingkayad pa ako niya. Pero feeling ko naman kasi, yung mga nagsasabi ng mahirap, mga hindi sanay, mga first timer, hindi sanay sa sports bike. At the same time, hindi ganun kataasan yung height. Oh, real talk, sa akin standard na height for R15 V3 is 5'8. Tingkayad pa ako na ito guys, papakita ko sa inyo saglit. Hanap tayo magandang spot. Dito. Sana makita nyo, no? Kapag nagtingkayad ako na tingkayad talaga ako. Mainit ngayon. Ba't ako nagjacket? Pati na ako nagjacket. Siyempre, ito is pogi. Pang singitan, guys. Check! Check na check to, guys. Walang problema sa singitan yan. So, eto na. Dito tayo sa stoplight tingkayad. Okay. So, yan yung tingkayad niya. Ayan. Nakikita nyo. Sana makita nyo. Hindi naman ako ganong tingkayad. Medyo nakaplat naman siya, konting ano lang. Hindi naman siya tipto, tama lang. Ang mahirap lang sa kanya kapag atras. Galing parking, atras mo yung motor mo. Yun yung mahirap, yun talaga, doon talaga yung nag-struggle sa kanya. Tapos masikip. Yun, kasi malaki siya, mahaba. So kailangan mo talaga diskarte yan talaga ng pag-alis sa parking. May solusyon naman, mataas kasi talaga yung seat height. So kung hindi ka ganun kataasan, tapos struggle ka sa height or sa upuan, then pwede nyo naman kung bilhan ng lowering kit, tapos pa-adjust nyo na lang na yung preference ng height nyo
okay lang din naman yon. Kaya lang, ang magiging disadvantage lang nun, syempre, hindi na ganun ka-aggressive. Yung, para sa akin ha, nakikita ko kasi parang hindi na ganun ka-aggressive yung itsura ni R15 V3. Kasi R15 V3 yan guys, aggressive talaga yan. Yun talaga yung pinaka maangas sa R15 V3 natin. Ba't ganun, walang traffic? Kung kailan nagaanap ako ng traffic, hindi ma-traffic. Ayan, traffic guys. Nagaanap ka ng traffic ha. Yan, kainin mo lahat yan, Brian. Well, kaya ang problema sa atin yan. Kaya naman natin yan. We are used to it, guys. Ito, sigurado dito, traffic na to. Tigas na to eh. So, pagpasensya nyo na, no, mga chong, kung hindi masyadong maganda yung content natin today kasi first time ka lang din tong magbablog. Pero, lahat naman ng bagay nag-i-improve. Mag-i-improve din naman tayo, okay? Siyempre, gusto natin yung ginagawa natin. So, pag gusto natin yung ginagawa natin, di ba? We will find ways to improve ourselves on that matter. So, ito talaga yung pinakamahirap sa rush hour. Pahirapan sumahay. Ba't ganun? Walang traffic! Friday! Friday ngayon, di ba? Thursday! Dapat traffic! Hindi maaari ito. Siyempre, yung iba dyan, gusto kong purchase yung R15 V3 kaya naisip nila, okay kaya siya pang daily use? Okay kaya siya? Yung riding position niya, hindi ba nakakangawit? Kamusta naman kaya yung performance niya sa traffic? Sirain ba siya? Mga ganun. Ako na nagsasabi sa inyo, wala kayong magiging problema dito sa motor na to. Isang taon ng pagsasama namin, wala pa akong nagiging sakit ng ulo sa kanya, hindi niya pa pinapasakit yung ulo ko. Tapos, traffic, basta aarali mo lang yung mga technique para maiwasan yung ngawet sa traffic. So yun, hindi kasi nag-traffic eh, mga boys. Yung traffic, sana mapapakita ko sa inyo kung gano'n siya ka-flexible, kung gano'n siya ka-sexy kapag sa singitan. Feeling ko nga, may yung dala ko kapag sumisingit ako dito kasi mas matindi pa ako sumingit. Yabang eh, no? Dito, traffic na ba? Sana traffic na, no? Kasi sa reality naman talaga ng buhay, matraffic naman talaga. Pero bakit ngayon, walang traffic? Oops, ako muna. Yun, thank you. Sa mga chong, pakita ko na din sa inyo agad. Meron kasi akong ginagawa dito kapag traffic. Ito talaga yung nagpapasave sa akin eh. Kapag nangangawit na ako tapos sobrang lala talaga ng traffic, tapos gusto ko talagang isingit yung motor ko, tataas ko lang yung side mirror niya. Okay, so yan. Kasi yung side mirror, most of the time, na-level siya sa mga side mirror ng motor. Ay, ng motor. Ng kotse. Kaya yun yung nakakailang sa kanya, yun yung pwedeng maging cause na masanggi mo yung mga kotse dahil sa side mirror din. Yan lang, ganyan lang yung pinaka-basic kasi mababa naman yung motor, hindi naman siya ganun kataasan eh. Aalahanin mo lang dito kapag sumisingit ka yung buntot. Yung buntot mo kasi mahaba, since mahaba siya, may possibility na masanggi mo yung sisingitan mo kapag hindi mo chinek yung buntot. Oo, lagi kong ginagawa yun, lalo na kapag medyo alanganin yung sisingitan ko. Lagi yan, lagi kong tinitignan yung buntot. So, tignan natin dito ha. So, ganito lang, basic lang, titignan mo lang yung buntot, tingka mo na sa harap, bato mama yung ilaw mo, tapos sa buntot. Yun, sexy guys. Walang problema. Ayan o, oh, sisingit pa ako dito. Ang gusto nyo, oops, okay, sakto. Ayan lang, guys. Ingat lang din, syempre. Singit at your own risk. Yun na, pag sumisingit na kayo, guys. Diyan nagsisimula yung ngawit. Kasi, the more na sumisingit kayo, the more na nakasubsub kayo. So, ang pina-technique lang dyan, pina-tips ko lang, is, huwag nyong isusubsub yung sarili nyo. Relax lang, no? Relax nyo lang yung mga kamay nyo. Huwag nyong masyadong i-grip yung kamay nyo dun sa handle kasi yun yung magkukos ng pangangawit nyo. So, kung kaya nyong practice, yung mga hita nyo, idiin nyo sa mga tangke para sila yung magsisilbi na hahawak or magbabalance dun sa motor. Gusto kong bike, oh. Ganyan yung gusto kong kotse. SUV. Tagay natin yung R15 V3 natin sa likod. Napakaangas siguro. Napakaangas din kasi walang traffic. Gusto ko dumaan sa traffic. Dadaan ako sa traffic. Bahala kayo dyan. Ano nga meron? Ba't kaya walang traffic? Nakapanibago naman dito. So, yun nga pala. Kwento ko lang din sa inyo kahapon, no? Napaka-epic nung nangyari talaga agabi. So,
So, ang scenario, so may pinuntahan kami ni Airpat. So, gamit yung motor ko pero si Airpat yung nagda-drive. Tapos ako back ride. Then may binili lang kami. Pauwi na kami, traffic. Tapos nandun kami sa gilid. So nasa unahan kami, tapos nasa gilid kami. Tapos itong kamoteng Grab driver na to, 'di ba? Galing talaga siya sa gilid. So ito kami, kunyari ito. Tapos dito siya galing sa pinakagilid talaga nung kalsada. Bigla siyang umovertake, wala nang basta ang bilis ng pagkaganoon niya. Tapos tong airpot ko, syempre go na kami. Tapos ang matindi doon, so nandun na. Hinintayan namin, duminto din siya. Tapos sinigawan ko siya, "Hoy!" Sabi niya, "Tawag, may kasalanan din siya yung umovertake." Tapos pinakyo pa ako, mga chong. Yun yung matindi doon, yun yung nakapanginit talaga ng ulo. Dire-diretso kasi siya eh. Pagkatapos ng confrontation namin sa kanya, talagang dumiretso siya, tapos pinakyo niya ako. Nag-middle finger sa akin. Man, patience talaga, guys. Pag may mga ganong kamote talaga, di ba, ang hirap intindihin kasi. Ikaw ang tinutino mong nagmamaneho, tapos makakasalubo ko ng kamote. Hindi talaga may iwasan na makakasalubo ko ng kamote sa araw-araw. Nakaka-bad trip lang kasi, di ba? Siya pa yung biganang magalit, imbis na mag-sorry. Man, feeling ko grab food yun eh. So, nagmamadali siguro. Naintindihan ko naman yun na nagmamadali siya. Pero, di ba, hindi naman niya kailangan gawin yun. Di ba, paano kung mabunggo namin siya? Di ba? Kawawa kami parehas. Sa mga Grab driver dyan, hindi naman ako against sa inyo, mga chong. Gusto ko lang, safe, ride safe, guys. Yun lang. Ako lagi ako umorder sa Grab food. Di ba? Naintindihan ko na yung may cancellation kapag ginapa-cancel ng customer. Pero, di ba, huwag niyong isaalang-alang yung mga sarili niyo, yung mga kaligtasan niyo para lang sa pera. Ride safe. So ayun, nagkwekwentuhan tayo pero wala pa rin akong madaan ng traffic. Puro ganito lang. Sa akin guys, hindi traffic to, wala lang to. Normal lang to. So talaga yung matinding traffic talaga. Yung talagang sumisingi talaga ako sa mga kotse-kotse. Para mapakita ko din sa inyo kung gaano ka comfy lang or tama lang naman. Siguro yun na lang talaga. Kung nagbabala ka talagang kumuha ng R15, V3, ang mighty tips ko lang sa'yo, may bibigay ko lang sa yung tips or mga expectation na din. Kung 5'8 ka, tapos iniisip mo yung traffic, wala kang problema sa traffic, guys. Ha? Malinaw tayo doon, walang problema sa traffic, wala kang kailangan gawin sa motor mo, hindi mo siya kailangan ipamodify, hindi mo siya kailangan ipalowering kit. Goods na goods tayo dito sa traffic. Doon na lang sa mga 5'8 and below, doon tayo medyo magkakaroon ako ng problema. Kasi kung mga nakikita mong problema talaga kapag 5'6 below ka or 5'8 below, sorry, yun nga, tiptoe. Siyempre pag tiptoe ka guys, hindi mo makakontrol masyado yung motor mo. Seryoso yan. Ako minsan may mga case pa, may mga na-experience pa ako na ako namuntik talaga akong tik talaga aming sumemblang. May angkas ako, tik talaga aming sumemblang kasi hindi ko makontrol yung motor, hindi ko nakakontrol yung motor kapag ibababa ko ng pa ako. So kung ganun, kung 5'8 ako tapos na-experience na ako ng ganun, what more, di ba, yung mga maliliit, mga mas maliliit pa sa akin. So siguro, ano na lang din, buy at your own risk, then take mo na lang din yung mga, gawin mo na lang din yung tips na sinasabi ko, or pwede din na, yun nga, pa-lowering kit mo. Kaya lang, bawas, hindi naman siya sobrang makakabawas, pero para sa akin kasi kapag may inibaan sa motor mo, modification na yon, hindi na siya stock. Pero kung gustong-gusto mo talaga ng R15 V3, eh tapos ang problema mo is maliit ka. So yun lang, buy out your own risk lang talaga, chong. Pwede ka pa nga magganto yun, habang nagmamaneho yun, pwede ka pa mag-one-hand. Siguro dahil maaba yung bias ko, kaya ganun. Relax lang, oh. Medyo mahaba na ata yung video ko, no? Pero okay lang yan. Edit na lang natin. So, malapit na tayo.
lapit na tayong mabad. Lapit na tayong mabad trip. So, ayun guys, kung may mga gusto kayong pag-usapan, mga may question kayo na topic, kahit ano, sige, lagay nyo dyan sa comment section. Kahit bad comments, violent reaction, di man mawawala yon. Kung gusto nyo ay bash, okay lang din, diba? For improvement purposes. The more na binabash ka, the more na may sinasabi sa yung negative ang isang tao, diba? We will not take it as a negative thing, diba? We will take it as a room for improvement for us, diba? English, pre! Ano? Naalala ko tuloy. Isang buwan na itong walang ligo. Isang buwan ka nang walang ligo. Paano? Dalawang linggo ka nang walang trabaho. Ha? So, bahala ka dyan. Hindi, papaliguan kita ha. Kalma ka lang. Kailangan mo lang mag-relax para chill. So, ayun, sige. Okay na yun siguro sa ngayon. Mga Jong, paalam muna. Peace, yo! Kita-kita tayo next vlog. Boom!